ain't never missed my cue. Okay, on this episode of On Cue, kasama natin the birthday girl, Melai Cantiveros. Happy birthday! Salamat, Mr. MJ. Sobrang thank you sa pag-greetings. Ako, alam mo ngayon, matandaan ako, parang hindi ko na masyadong mag-puan ko ng birthday ko ba? Pwede lang lumipas na ng birthday ko. Kasi parang alam, gusto mo na lang peaceful yung birthday mo. Yung parang nakakaya na mag-greet-greet kasi parang matanda ka na. Ilang taong ka na ba? 63. Charing na, 36. 36? Pero mukhang 40, charing. Grabe naman. Charing. Kamusta ang pakiramdam na ng 36? Ang pakiramdam ng 36 is parang, para kang may kabag. Charing. Hindi, ang pakiramdam ng 36, yung alam mong, parang peace of mind is the best gift to yourself. Parang yun na yung hinahanap mo. Yun na yung hinahanap mo, yung peace of mind. Magulo naman ako na pagkatao pa rin, pero yung peace of mind ba na yung sa utak mo, yung parang calm ka na, hindi ka na yung parang dati pa na maraming hinahabol sa buhay, aligaga, yung parang nagpapanik ka pa ngayon, parang alam mo yung parang nilalagay ka talaga ni Lord kung ano yung nararamdaman mo na sa age na yan. Ano ang nagbibigay sa'yo ngayon ng peace of mind? Siyempre, una-una dyan si Lord. Siya talaga number one talaga nabibigay ng peace of mind. Kaya hihilingin mo talaga yun kaya hindi lahat may peace of mind. Okay. Diba? Number two is my family. Jason, Mela, and Stella, ang mama at papa ko. Sila talaga nagbibigay sa akin ng peace of mind kasi sa mga everyday na pagsasama nila at yung pinapakita nilang ugali sa akin everyday at yung pagmamahal nila is talagang at peace ako. And alam mo yun, parang ang sarap. Wala nang stress sa family. Hindi naman pa rin may iwasan yun. May mga stress pa rin. Pero hindi na yung stress dati na talagang yung parang nangangapa ka pa. Ngayon medyo alam mo na kung paano imaniobra. Right. So alam mo na kasi sasamahan mo ng patience. Kung baga i-injikan mo ng patience, i-injikan mo ng mga respect para talagang yung relationship at yung pagsama ay talagang magkaroon ng peaceful. Ano ang pinakamaganda sa pagiging nanay ni Melai? Ang pinakamaganda, alam mo, medyo nakakahinga ako ng maluwag. Ay, talaga? Kasi hindi dati na half lang eh. Hindi na katulad dati na sobrang pagod na pagod, hirap na hirap, nag-a-adjust. Ang mga first nanay talaga, pag lalo na pag mga first, mga babies pa talagang nag-a-adjust ka lagi, walang katapos ang adjust. Ngayon naman, nag-a-adjust pa rin sa mga ugali nila at sa mga actions nila. Pero, yung ako as a Melai ngayon, yung dahil nga sila, malalaki na sila, 10 years old na si Melai. Kasi 369 kami, April 3 si Melai, April 6 ako, April 9 si Stella. So, yung ugali nila, yung hindi na sila yung mahirap sabihan. Okay. Sumusunod agad. Okay. Tas alam mo yung nakakapa ko na kung ano yung mga stepping namin mag-iina. Yung ano mo yun? Gamay mo na eh. Gamay no? Ko na sila pag isang shh! Ganun ko lang talagang gaganon agad sila. Yung kahit yung salita nila kasi minsan ikaw nagugulat ka pag bigla silang nagsasalita. Yung salita talaga nagugulat talaga ako pero isang tingin ko lang. Makuha ka sa tingin ko lang. Gaganon agad sila. Mama. So talagang ngayon kasi hindi ka na yung babantayan mo, yung talagang hindi na kagaya dati. Ngayon talaga is full of yung confidence ka na in Jesus' name. Basta wala lang sakit, okay na. Okay na. Na. Si Jason, nakapag-adjust na rin ba? Siya ang tanungin mo. Kasi parang ngayon, parang hindi pa rin siya. Hindi nakapag-adjust nagugulat pa rin siya eh. Nagugulat pa rin siya. Char-char lang naman niya. Nagugulat pa rin siya, pero kilalang kilala na niya ako. Okay. Dati talagang medyo meron pa kami mga, pag ganun ko na stepping siya, paat pa atras. Ibang stepping natin ha. So ngayon, ngayon kahit ayaw niya, sumunod siya stepping, sumunod pa rin siya. Get it? So may ganun na kami. Anong pakiramdam na na-surprise sa ka ngayong gabi? Akala ko talaga, kasi kaya nagdamit ako ng ganito, akala ko Christmas. Hindi, charing lang. Christmas sa April. Hindi, akala ko kasi may VTR daw. Okay. VTR sa ASAP. Okay. Kasi nag-rehearsal kami ng ASAP kanina. Oo nga. Kasama ng mga bata kasi magsasayaw kami sa birthday din namin. Okay. And then rehearsal, so mag-BTR. Sabi ko, bakit naman mag-BTR? Kasi parang wala akong na-experience na BTR sa ASAP. Pero meron, uy! Sabi nila ko, talaga ba? Kasi matagal na rin ako hindi nag-ASAP. So, sige. Pagdating ko dito, parang may something itong lugar na to. Bakit ang tahimik? Kasi yung pagliko ko, parang ang ingay. Pero pag-park ko, so kapat dito ako nakapark? Pero pagkita ko, parang madilim talaga. So, nag-agadaw ko, bakit dito din sa Fisher Mall? Siguro parang bababa ako. Akala ko, pinasandal pa nila ako. Gumanon pa ako. Nag-retouch pa ako pagpasok ko. Nakita ko na si Jason. Pagkita ko kay Jason, pagilid pa ako kasi baka hindi. Alam mo, pagtingin ako kay Jason, talaga, ito na. Nag-surprise pala mga kuan. Ang mga kuanisms. Grabe. Yung totoo, anong naramdaman mo nung nakita ko? Hindi, parang naiiyak ako kanina talaga. Pero magaling kasi ako magpigil ng iyak. So parang talaga na-touch ako ba na... Alam mo yung ayaw mo, the more na ayaw mo?
the more na talagang ibibigay sa'yo, talagang mag-surprise ako. Kasi alam ko paano mag-surprise eh. Nahuli ko na kasi yung manager ko na may surprise. Tapos inamin niya, oo nga, may surprise. Pero sa management natin, sabi niya, kasi hindi ko naman alam na andito ka. Kasi parang andito ka talagang very special. Ay, grabe ka naman. And saka andito si Ma'am Sherej, andito lahat si Inang Reyna, si Madam Kring. Andito yung mga malapit talaga sa puso. Uso talagang... Napasabi ko, grabe naman yung time. At una kong naalala, inalala talaga, pagka tingin ko na may party, sinong gagastos nito? Sinong magbabayad? Oo, sinong magbabayad kasi pangmayaman ko eh. Right, sabi mo. Right. Pero tanong, sa talang buhay mo ba, naisip mo na magkakaroon ka ng ganitong birthday surprise or celebration? Dati nung paglabas ko ng PBB, may mga surprise-surprise. Pero alam ko na isa-surprise ko kasi pagkakalabas ko pa lang sa PBB eh. Right. Kumbaga parang feeling ko special pa ako nung kasi parang gusto pa nila ako. Hindi yung ngayon na. Hindi ngayon na. After, congratulations, 15 years. Salamat po. Hindi ko maisip na mag-surprise yun kasi parang nasa career na ako na parang steady na. Steady na. Wala namang mag-surprise pa sa akin na parang sino naman ako ka-importante. Parang wala na feeling. Congrats ha. Thank you. Labing limang taon. Kaya nga, 15 years. Na-imagine mo ba na tatagal ka ng ganito katagal sa industriya? Kahit sa panaginip, wala talaga. Imagination, wala. Kahit sa panaginip, wala. Kasi nung first year nga namin ni Jesus paglabas sa CBBB, ang tanning lang namin sa pag-showbiz namin, 2 years lang. 2 years lang? Kasi reality check ka namin. After nun? 2 years ang reality check, baka hindi ka nabibigyan ng project. After years, may meron pa rin project. Ay, iba, in-extend. Hanggang na-extend, hanggang nanganak ako, akala ko wala na. Meron na naman offer. Your face of familia, hanggang na-extend. Call it. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. So sabi ko, salamat Lord. Si Lord talaga ang lahat. Kaya wala naman kaming mga, di naman namin mga tiyuhin yung mga boss namin sa ABS. Di naman namin mga kamag-anak yan. Pero talagang nabibigyan ng work kasi si Lord talaga ang moves in mysterious. Pero may umabot ba sa point na parang, wala, mukhang tapos na yung career ko. Okay, yung pagbuntis ko kay Mela. Tapos na ang career ko. At anytime naman kung matapos ang career ko, sobrang grateful na ako sa binigay ni Lord naman na blessing. Hindi naman tayo forever na tayo lang anak ni Lord. Marami ding anak si Lord. So pwede ding i-share sa kanilang blessing. Kung ako, lagi ko talaga sinasabi yan sa interview ko, Mr. MJ, na kung anong ibigay ni Lord, tanggapin, kung bigay niya, tapos na, umuwi ng probinsya at magkuan doon. Kasi very contented na ako sa mga binibigay niya. Galing, kaya, galing. Kaya 15 years is super. Naalala ko lang. Super. Naging owner. Nung bata ka, paano ka mag-celebrate ng birthday? Paano kayo mag-celebrate ng birthday sa Jensen? Mag-celebrate kami ng birthday sa yung manok, ganang papatayin ang manok, tapos may dugo, yan nilagay mo ka ng kwan dito. No way! Ganun kami sa amin kasi ibig sabihin, ikaw ang may birthday. Tapos maglutuan na yan, excited na ako umuwi kasi galing school, kasi kabit-bahay lang namin ang school. Dito yung gulo, naglulutuan na maaamoy mo na yung mga niluto. Ah. Yan ang very simple, may mga bihon, may mga humba. Very simple, pero sobrang saya kayo. Kasama mo ang mga pinsan mo at maglaro-laro kayo. Anong hindi mo makakalimutan na birthday celebration, ever? Ang 18th birthday ko. Paano? Kasi ako ang nag-host, ako rin ang sumayaw, ako lahat. Kaya hindi ko makakalimutan yun kasi para lang masabi na may 18th birthday ko. So yun ang mga kausuhan yun ng mga 18th birthday. Oh, so, yung mga 18 roses, oh, paano yun? Ako nag-host. The 18th roses is Uncle Joy. Tapos sasayaw naman ako. Oh. The next is Uncle Ruben. Oh. Yan, ako lahat ng host. Hanggang sa maubos mo na. Hanggang the 18th candle is my friend. Ako lahat. Tapos pati, kumain na kayo, ako lahat. Kasi talagang feeling ko talaga. Kasi mahal eh, mag 18th birthday. So, para ako na lahat. Hindi grabe na ako. Ako bumili ng mga roses ko. Maitawid lang eh. Maitawid ko lang 18 na roses. And may picture lang ako, may souvenir ako. Oh, pero after 18 years, look at you now. 36. Look at me now, look at you. How you like that? Anong wish mo ngayong birthday mo, Melai? Ako, ang wish ko talaga sa birthday ko is, wala na akong wish na sa mga mundo na bagay. Because we wish ko and thank you, Lord. Alam mo yung binigay niya. Ang wish ko talaga is, alam mo yung i-sustain ka pa niya ng wisdom. Kasi yun ang mga pinaka, nakakalimutan nating wish eh, na everyday natin kailangan wisdom, respect, kindness, gratefulness, humbleness, and lahat ng mga essential na kailangan mo sa everyday para mapagtagumpayan mo ang araw-araw na wala ka nasasaktan ng katawa. At mas kasi yun ang key eh, para mag-success. Tama. So yun ang pinaka-wish ko. Yan ang mga key na mga wish ko na mabigay sa akin ni Lord para sa aking daily journey sa life. Wini-wish mo pa bang magkaroon ng pangatlong baby? Actually, parang kahit pa paano, ni-wish ko naman, kaya iniisip ko naman na sana magka-baby para
may boy kami. Tapos sana April din para ang pangalan April Boy. Sorry. Hindi, wish ko din na magkabibi pero kasi si Jason kasi hinahayaan niya na magustuhan ni Stella. Kasi kumbaga para sa kanya hindi lang kami magdedesisyon, magdedesisyon din ang mga magkakapatid. Kung gusto mo na eh gagawin na namin ni papa mo. Pero kung hindi mo pa gusto, because part ka rin ng family, dapat isa ka rin sa mag-desisyon. Ayaw pa ni Stella. Pero kung kayong dalawa ni Jason ang tatanungin, okay kayo? Okay kami, kahit umabot pa kami ng 60 years old. Ay, pag sa gusto ni Stella. Hindi, okay naman kami, pero kapag hindi pa talaga right time, in a right place, so okay lang. Basta kami, super happy na namin. Dadagdagan ko pa ba yung dalawang maingay ko na talaga namang si Jason mamamatay na? Kailangan namin makakita ng Jason version eh. Talaga namang guwapo pero medyo bastos. Congratulations again. Thank 15 you, years in the industry and happy birthday Melai. Thank you, sana marami ka pang mapasaya na mga kapamilya natin sa mga susunod mo pang taon sa industry. Thank you so much, Mr. MJ. Sobrang salamat. Alam mo, pag pumunta talaga si Mr. MJ, talagang alam mo sobrang pag-special talaga ang birthday mo. Thank you so much sa aking Mommy Kate. Mom Nins, Mommy Kate Angela Management, at saka syempre Star Magic Family, and Mom Nins for talagang preparing this at sa aking Karen Derrier. Ano ba yung kinakalikot mo dyan? Makati. Ito kasi ko na makati-kati siya. Ah, okay. Yung aking Karen Derrier soon sa Karen Derrier Soul Family. What is that? Show, pero coming soon pa siya. Hindi pa, parang niluluto pa lang siya sa Karen Derrier. Wow! Oh, good luck ha. Good luck with that, Melai. Thank you! Thank you so much!